Bayan, nagpupuring mga hinira, masayang nagdiriwang, pagalak tayo'y lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaita. Asan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal pa namin. Sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwan naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. Ang mga pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoong ko. Butihin pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong itinakwil na nangapagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamamasdan kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na ito
ang Diyos ang nagbigay, tayo magalak, ating ipagdiwang. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita
ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila nakikita." Marami pang kababalaghan ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nasa 2nd linggo na po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa linggong ito, ito yung tinatawag nating Linggo ng Banal na Awa. Ipinagdiriwang natin ng Inang Simbahan ang mabathalang awa ng Panginoon. Sa wikang Ingles, tayo po ngayon ay Divine Mercy Sunday. Tunay ngang ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Ang kaniyang pag-ibig at malasakit, walang katapusan, hindi mauubos. Sinasalamin sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang banal na awa ng Diyos. Nagpakitang muli si Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol. Hindi niya sila inakusahan ng kanilang pagkakanulo at kawalan ng pananampalataya. Ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga sugat, hindi para sisihin at pagalitan siya, kung hindi upang buhusan sila ng awa para tiyakin sa bawat isa sa kanila na ang mga sugat na ito, na kahit anong sugat pa yan, hindi yan katatakutan ng Panginoon, alang-alang sa pag-ibig sa kanila, na ang mga sugat na ito sa bandang huli ay ang magpaparanas
ng dakilang awa ng Diyos Ama. Opo, ang mga sugat ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng kaniyang awa ang magpapabago ng ating puso at kalooban. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang nagdududang si Tomas. Si Tomas mismong sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay kagaya ni Tomas, punong-puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang puso niya, ang laman, ay takot at pagdududa. Nabigo si Tomas na maniwala. Ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon upang siya ay maniwala kung makikita ng kaniyang mata na si Jesus ay tunay ngang buhay. Nang magpakita sa kanya si Jesus, naniwala rin siya. Ngunit pansinin po ninyo ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi lamang sa kadahilanang ang kaniyang mga mata ay nabuksan kaya siya naniwala, kung hindi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus Nazareno. Ito ay isang engkwentro sa banal na awa ng Diyos. Nagbago agad ang kaniyang pananaw at ang kaniyang kalooban. Pagmasdan ninyong mabuti, ang dating isang pusong punong-puno ng takot at pangamba, ngayon napalitan agad ng pusong nag-uumapaw sa karunungan at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, si Tomas agad nagliwanag. At ano ang sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Tunay ngang nagliwanag agad-agad ang puso ni Tomas sa sandaling nakita, nahawakan at nahipon niya si Jesus Nazareno. Kaya nga mga kadiboto, kung laging takot, tulala at walang pakialam o pagdududa ang lagi nating nasa puso, ibig sabihin noon nananatili ang kadiliman sa atin. Subalit lagi nating tatandaan, laging may liwanag sa bawat dilim. Sabi nga po sa lyrics ng isang sikat na awitin, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing, liwanag sa dilim. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang mismong misyon na ipinagkatiwala ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol at sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan, na tayong lahat na bininyagan at sumasampalataya kay Jesus Nazareno, nawa magsilbi tayong liwanag sa gitna ng mundong puno ng kadiliman. Kaya nga po masasabi natin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang ating tunay na liwanag. Siya lamang ang bukod-tanging pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Ang ibig sabihin nito, ang pagiging liwanag natin ay upang ipalaganap ang mabuting balita. At tayo ay humuhugot ng lakas at liwanag
sa bukal ng kanyang kabutihan, awa at kagandahang loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo pong lahat nabubuhay na hindi ayon sa kadiliman, kung hindi ayon sa liwanag at awa ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang taong naliwanagan ni Kristo, marunong din magbahagi ng awa sa ibang tao. Tayong lahat kinaawaan at pinatawad ng Diyos. Uulitin ko po, tayo pong lahat, ang bawat isa sa atin ay kinaawaan at pinatawad ng ating Diyos. Anuman ang ating madilim na nakaraan, kayang-kaya tayong patawarin ng ating Panginoon basta buo ang ating puso sa pagbabalik loob. Sapagkat lagi nating tatandaan, tanging awa at pagmamahal ni Jesus Nazareno ang sa kahuli-hulihan ang sa bawat isa sa atin ay ang siyang magliligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Jesus, tunghayan mo po kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
tanggapin mo, O Panginoon, alay ng bayang nagdiriwang, punan mong bigay, pangalak ka't tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay, pangalak ka't tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako ng kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga abo, napupuno ang langit at lupa ang kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsiloob po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala." Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-iisa mga ngambat mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagim ang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling
ako tuwi na. Bansang aking sinugo, huwag masipayo, huwag susuko. Kayo'y pangungunan, pagsasanggalang kailanpaman. Kailanpaman di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailanpaman huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na
amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,